Time Boy everyone, and welcome back again to my YouTube channel. Alam nyo, sa paggagawa natin ng ating mga research, thesis, o dissertation, isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating pag-aaral ay ang review of related literature and studies. Sa review of related literature and studies, hinahanapan tayo ng local literature, foreign literature, local studies, at foreign studies. Ang isa sa mga nagiging problema natin kapag gumagawa tayo ng ating RRL ay kung saan tayo kukuha ng mga local literature at local studies na magagamit natin sa ating ginagawang pag-aaral. Lalo na ngayon na nakasarado ang mga public libraries at ang school library, hindi tayo makaka-access ng mga thesis and dissertation na ginawa ng ating school, ng ating university, para magamit sana natin sa ating ginagawang pag-aaral. Ang web na ito ay magtuturo sa inyo ng isang website kung saan pwede kayong makapag-download ng mga studies like thesis or dissertation na ginawa ng mga local authors. So makakatulong ito ng malaki sa inyong pagbubuo ng mga local and foreign literature at saka ng studies. Ang tinutukoy ko ay ang Bahandian, the official institutional repository of the Central Philippine University. So, ito yung kanilang website. Ito yung kanilang search button, links, and about, disclaimer. Kung meron kayong mga frequently asked questions, you can click that, and news and updates. Ang Bahandian ay ang institutional repository ng Central Philippine University para sa management, dissemination, preservation ng mga digital materials that represent yung mga gawa ng kanilang academic community at mga faculty members at saka mga students. So, pag in-scroll down ninyo itong Bahandian, makikita nyo dito ang mga colleges sa Bahandian. They call it community. For example, itong Central Philippine University in-house publications, kung saan nakalagay dyan ang bilang ng mga materials na nilalaman ng repository na ito. So, dito sa Central Philippine University in-house publications, you have 70. Yung research reports nila ay 9. Yung books nila ay 1. Yung journal nila ay 60. Yung patubas nila, which is the Refereed Research Journal of Central Philippine University, they have 52. Yung Siyensya et Fides ay 8. Ganon din naman sa College of Agricultural Resources and Environmental Sciences, kung saan 27 ang mababasa ninyong mga materials. Para lang makita nyo itong mga materials na ito, nakita nyo itong plus sign dito, pindutin nyo yan para makollapse ninyo lahat ng mga researches under the particular college. Sa College of Arts and Sciences, you have 59, so collapse nyo lang po yan. Sa College of Business and Accountancy, 63. Collapse nyo lang yan para makita nyo. Sa College of Computer Studies, i-collapse nyo lang yan. And etc. etc. Maganda tong website na ito kasi makakapamili kayo ng mga materials base doon sa area of expertise o doon sa topic na inyong hinahanap. For example, kayo ay naghahanap ng mga business and accounting related topics. So might as well go kayo dito sa College of Business and Accountancy at maghanap kayo dyan ng mga materials na pwedeng-pwede sa inyong ginagawang pag-aaral. So, let us try the search button. Kunyari, ang aking minahanap ay academic performance. I-type ninyo ang keywords and then click the search link at lalabas na po dito lahat ng mga materials na may discussion on academic performance. For example, the extent and use of the library and academic performance among students of John B. Lacson Foundation Maritime University. Andyan din po ang relationship between peer choice and academic performance of junior students in MENA National High School. And factors related to the performance of LIS graduates of an academic university in the librarian licensure examination. So gusto ko sanang tignan ang study na ito, yung extent of use of the library and academic performance among students of John B. Lacson Foundation Maritime University.
So, makikita nyo dito kung sino yung author, kung anong year pinublish ang material o ginawa ang study, at yung snippet ng abstract. So, i-click nyo lamang yan, title ng material na inyong napili, and voila, makikita nyo na ang mga details ng pinili ninyong materials. So, this is the name, the title of the materials, the date, the author, the advisor, the defense panel chair, etc., etc. At ang pinakamahalaga, the abstract of the study. Makikita nyo dito ang objective of the study, yung mga variables being investigated, na andito din ang number of respondents at ang mga statistical data used in the analysis of the data. Makikita nyo rin ang major findings at ang mga conclusions and recommendations. Para makuha nyo naman ang buong copy ng thesis na ito, i-view nyo lang po ang View Open Thesis Abstract. So, tignan natin kung available ang buong kopya ng thesis na ito na pwede nyong magamit sa inyong pag-aaral. Ito na po siya. Buong-buo ninyong makukuha ngayon ang thesis or dissertation ng inyong ginagamit na pag-aaral. Ayan, mga kaibigan at mga kasama sa paglakbay natin, sa paggagawa natin ng ating mga thesis, dissertation, research papers, kung kayo po ay mga high school students, isa na namang website na napakadaling gamitin at napakaraming mga materials na pwedeng-pwede nyong gamitin sa inyong ginagawang pag-aaral. So, pupunta lamang kayo dito sa Handiyan, the official institutional repository of Central Philippine University. So, punta po kayo sa Google at i-type nyo ang salitang Bahandian CPU. At lalabas na po dito ang Bahandian Home. Click it. And there you go. The Bahandian, the official institutional repository of the Central Philippine University. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. At huwag niyo pong kalilimutang i-click ang subscribe button para updated po kayo sa mga bagong videos on research na aking i-upload sa aking YouTube channel. Mangyari lang po na i-like din ninyo ang aking mga content, i-share sa inyong mga kasama, at sama-sama po tayong matuto sa ating ginagawang mga pag-aaral. Maraming salamat po at mag-ingat po tayo sa COVID-19. Keep safe everyone and goodbye till my next vlog.